Ayan mga amigo, yun nga pala ang bita ng ating huli noong itong lahat natin. Bali sa 20 pirasong tuna, halo-halo na kasama na mga amigo yung maliliit, yung mga hindi pasok. Kasi may tinatawag dyan junioran at saka may barilis. Yung pasok, yung malalaki, yung 35 kilos patas. Yan. Ito mga amigo. Yun. Hindi ko na pala ipapakita kung paano, kung magkano ang pinarte ng mga pasahero. Pero automatic, yung kabuang parte ng pasahero, nandito na. Oo, kasi mahirap din naman kung lagi natin i-mention yung parte nila. Lagi natin babanggitin. Kasi leading privacy nila yan eh. Kailangan natin hanggat maaari nga dapat magpapaalam tayo bago natin sabihin sa vlog yun. Kasi pagka nalaman ng mga kapitbahay kung magkano yung parte nila, baka utangin pa. Mas maganda na yung sila na lang nakakaalam. Pakita natin yung kabuuan na napapunta sa pasahero. Gawa lang pasahero, automatic na. Lagi nang may parte, mayroong basta ang masasabi ko lang dito. May pumarte dito ng kulang-kulang 30,000, may 20,000 plus, depende sa kanilang huli. Mayroon namang mas mababa at mayroon din na halos na short pa sa kanyang huli. Pero bagaman ganun, may mga privilege naman yan na binibigay ng kapwa mga mangingisda. Kung bagaman pahingi sa kanya. Yan. Napaliwanag ko lang na kung paano ba sila nagpaparte. Kung paano ba binibigyan naman ng privilege na kahit paano may matanggap kahit walang huli. Ito yan mga amigo. Itong baba ang kwintada na ini. Ayan o. Yung 305 pang kilo ng isda, 305. Yun. Bali 521 kilos, yun ang malalaki. Tapos may junioran tayo, 133.3 sa 285 ang kilo. Tapos mayroon pang 31.1 kilos, 275. Yan ba, may iba ibang presyo ng mga niko, kagalong sungsong 240 yung tanigi. Yan. Basta ang kabuuan natin binta, mabot ng 260. Itong mga amigo, kaya mayroong nakasulat yung babaw. Yan yung mga kinaltas lang yan na ano na sa hurnal, ganun. Doon sa buyer. Ito yung resibo galing sa buyer. Ayan. Ang binta talaga natin, 260,000. Ayan, ito na yan mga amigo. Dito ko na lang ipinaliwanag, hindi ko na ipapaliwanag ng isa-isa yung sa mga pasahero. Pero dito makikita na natin, ito yung naging konsumo natin lahat. Yellow, diesel, tapos ay grocery, styrofoam, bumili ako ng pumay. Kumusumo ako ng 97,000. Yan mga amigo. Yan ang kinukonsumo ng bangka. Akala lang nilang iba kung paano ang konsumo. Yan, 97,000 mga amigo, pangkaraniwan na yan sa amin ngayon na konsumo. At ito, para sa ikalilinaw ulit doon sa iba na hindi, mayroon pa kasing iba yata na hindi pa nila naiintindihan ay yung konsumo na iyan ay walang pakialam ang crew, yung mga fisherman. Lahat ito ay gastos ng may-ari lang at saka ng kapitan, libre sa kanila, hindi ito nila binabayaran. Basta yung partihan doon sa huli yung pinapakita natin, tersya. Sa dito sa dinehikan mga amigo, ang talagang kuha diyan bago tersahin 10%. Kung sa madaling kwintada kasi, nasanayan na ganun ang ginagawa kasi kaya ganun ang ginagawa, pwedeng bago-baguhin yun eh. Depende sa pagbago ng presyo ng mga bilihin. Ginagawa nila minsan, pagka nababa diesel, ginagawang 5%. Pag nataas naman ang presyo ng diesel, siyempre nahihirapan na makabawi yung may-ari, ginagawa nilang 10%. Kaya imbes na 30-70, ginagawang 10% bago tersya. Kasi doon nga yun, ibinabase. Hindi naman nakapirmamenting 10%. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, binayahin nila ng malabon. Umagastos kasi yan, pag binayahin ng malabon, may tracking. Pinagandagan din yung 4% na binabawas doon sa mga pasahero. Pero ako, 5% lang mga amigo yung kinukuha ko dito. 5%. Kaya lang nagiging 10% yung sa service. Kasi yung service, may 5% na binapamahagi naman para doon sa mga tag-abot. Yun, binibigyan ng
porsyento yung pag-aabot ng series. Yun. Malinaw na. Yun, din 97. Ito yung binta natin, 260. Binawas yung 97. 1,834. Yan. Tapos ang napapunta sa mga pasahero, ayan mga amigo, yung pasahero ko, ilan sila ni dito? Walo. Walo. Yung pasahero na yung aking mga kro, mga amigo, walo. Ang napapunta sa pasahero, lahat ng napapunta sa pasahero ito, 85,011 pesos. Yan o. 85,011 pesos. Yan yung naparte nila. Yan eh, hindi pare-parehas. Kung papare-parehasin yan, ibig sabihin, pumapatak sila, hindi mahihigit 10,000 dito. Oh, tigma mahigit 10,000. Kaya lang, mayroon pumarte dito ng mababa. At may pumarte ng mataas. Mayroon dito pumarte ng kulang 30,000. Butit yata, oh. Kulang 30,000. Kaya mayroon pumarte dito ng mababa sa 10,000. Hindi pare-parehas. Hindi ko na pinakita mga amigo kasi dapat nga hindi na natin pinapakita kasi kanila yun eh. Maliban na kung mayroon sila mismo, yung mismo mga tao natin ang magsasabi na pwede. Yan mga amigo. Ngayon yung pag natanggal na lahat yan, kagaya ito 60, binawas yung konsumo, binawas yung pasahero, tapos yung logi natin na 62,552 nung nakaraan, binawas na din, kaya ang natira na lang mga amigo 14,630. Yan yung papartihin namin ng may bangka at saka ng operator, ng kapitan. Ang kapitan, bago partihin yun, inukunan muna ng 15%. Yung 15% ayun ay mapupunta sa kapitan. Ayan, kagaya niyan. O 12,000. Kinuhaan. Yun ang natira. Yun ang 15%, 2,124. Asa ito yung partihan. Kaya 3,109. Ito yung parte ng bangka, mga amigo. Ayan, 9,000. O yun. Kaya ang aking naging kaparte, mga amigo, ito, yan ang kabuuan. 5,103. Ito yung parte, yan yung parte ko, mga amigo. Yan lang ang natira sa parte ko. Bayad na yung logi. Kung tutuusin, parang saktong nabayaran lang eh. May natira lang kunti. Kulang sa pagod, pero bawi na lang sa sunod. Yan lang naman lagi eh, bawi sa sunod. Ang sa panahon ngayon, tatlong laot na namin, ang mga pasahero ko talagang laging income yun. Pero ako, kasi sa laki ng konsumo, saka may lugi ako nung bago nag-standby nung nakaraan, nagbayad pa ako. Kaya ito ang kauna-unahan tanggap ko ng parte, 5,000. Simula nung pag-umpisa namin ng paglaot ngayong taong ito. 5,000 pa lang, yan pa lang ang natatanggap ko. Bali ito pa lang yung pinakang parte ko. Ayan, ito na sa mga baba mga amigo, ay wala na itong kinalaman doon sa partihan, kaya baka yung mga ganayan, yung tungkol, yun na may doon na yan sa mga kinukunan namin ng konsumo, yan. Yan. Yan yung, yung nagpa, oo tama, yung kinukunan namin ng konsumo, ito na yan. Basta hanggang dito tayo, yan. Hanggang dito yung partihan natin. Yan, ito yung parti ko, ito yung parti ng bangka, yan. Ito yung mga porsyento na yan, ito yung mga, wala nang kinalaman ito doon sa partihan ng mayari at saka ng kapitan. Ito ay usap na ng kapitan at saka na yung nagpipinan sa amin. Kasi yan, pinaporsyentohan din namin yung pera na yung pera na ginagamit namin sa pangsumo. Inuutang namin yan, porsyentohan. Depende sa huli, mga amigo. Doon tayo kumukuha. Porsintuhan din sila. Ganun. Ayun, malinaw mga amigo. Na basta yon, malinaw ang napunta sa ating pasahero 85,000. Ayun, pero hindi hahati-hati ng pare-pare sa kanila yan, depende sa uli nila yan. Malinaw naman yan, napapaliwanag naman na yan doon sa una nating video, yung tungkol sa partihan kung paano ginagawa. Ayun. Basta yung kabuuan ay 85. May bumarte ng 15,000, may bumarte ng 10,000, mayroong mas mababa sa 10,000, mayroong namang kulang 30,000, yun, ganun. Depende sa huli nila yan. Hindi yan, malinaw ng mga amigo. Hindi ko na inisa-isang ipaliwanag, mayroon naman tayo dun sa nakaraan nating video ng pagpaparte kung pinapapaano.
Abi, kung gusto niyo makita kung paano ba namin ginagawa, pwede niyo naman balikan na lang. Yung kung paano pinaparty yung sa mga crew natin. Ayun. Ayan, mga amigo. Nilinaw ko lang yung tungkol dito. Baka naman sabihin niyo, pag lugi, binablog ko. Pagka hindi lugi, hindi. Para na doon sa mga gusto at nangangarap na magkaroon ng bangka, hindi para alam niyo kung paano ang kitaan sa pagka may bangka ka. Ayan, mga amigo. Sa bintang 260, yun lang natanggap ko, 5,000. Pero kung wala itong lugi, baka ano to, baka kaya kong pumarti ng hindi bababa sa 20,000 kasi nagbayad pa ako ng lugi eh. Isipin mo yung lugi na binera natin, 62. Ganun talaga sa pagbabangka. Kaya mayroong mga nagbabangka na mga walang kananasan, walang alam tungkol sa pangingisda, nakaisip kang magbangka, ang akala niya pag lumaot, permanente ang kita. Hindi naiintindihan yung paglugi. Hindi naiintindihan yung pagkalugi sa laot. Kaya ang nangyayari, hinahanapan yung kapitan, palibasa, ay gusto lahat kompleto yung kwentada, hindi pili sa bangka, mga amigo, hindi magkakaibig. Kung ganun lang din, mas maganda pa sa ibang negosyo na siya maglagay ng negosyo. Kasi sa bangka, ganun talaga, kailangan may pampalulos ka na, papalulos ng papalulos, habang hindi kumikita. Kagaya sa akin, dalawang laot na walang parte, nalulugi pa. May lugi pa. Sa mga ibang negosyante na wala namang, na hindi pa alam yung tungkol sa mga mangingisda, hindi naiunawaan yung tungkol doon. Kasi may mga nangyari na dito, mga amigo. Nagsadya ng bangka, ang basta't ang akala niya, pag may bangka siya, pag lumakot yung bangka niya, pagdating may pira siya, may parte. Hindi ganun. Kaya ang nangyayari, hindi nagkakaigi hanggang sa ang bangka na ay pinta na lang uli. Kaya mas maganda kung magbabangka, yun, maganda ito na papanood nyo yung tungkol dyan. Yan ay hindi lang yan. May pagkakataon, mga amigo, 5 laot na hindi kumikita. Pero pag dumating na yung swerte, minsan naman, bumabawi. Ganun lang yan. Mayroon naman talaga, pag talagang tuloy-tuloy na minalas, ay hanggang sa mabinta na lang uli yung bangka, hindi kumita, nagkautang pa. Ganun lang. Pero karamihan naman na hindi, okay naman. Kumikita talaga. May kayalaan yung iba naman ay tuluyang nabagsak. Kasi hindi nila namimintin yung bangka nila. Halimbawa, kumikita. Hindi nila napaghahandaan yung mga kasiraan. Halimbawa, may nasira, kailangan ng i-repair. Wala namang naipon kasi yung kinita ng bangka nila, inubos-ubos na rin nila. Hindi nakapagbukod ng para sa maintenance. Yun. Pagka ganun na nangyayari, ayun, haabutan ng pagkabulok hanggang sa wala na uli isang bangka sa bandang huli. Kaya kailangan, pag magbabangka, hindi lahat ng kinikita ng bangka pwede mo nang gastusin, mga amigo. Kaya dapat hanggat maaari, kalahati ng kita ng bangka ay nakatagot, nakatabi. Para pagdating doon sa panahon na biglang may nasira, makina, yung bangka, kailangan mong i-repair, mayroon kang kundo, mayroon kang gagastusin, mag-i-maintain mo ang bangka mo. Pero kung lahat ng parte ng bangka nagastos mo na, naubos mo na, pagdating ng may re-repair, wala kang gagastusin, wala kang pamparepair hanggang sa matuluyan ang mabulok. Yun lang. Ayan. Malinaw na, mga amigo. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ang sitwasyon ng pagbabangka. Ito naman ay para lang doon, mga amigo, sa mga gusto na mga kwan. Hindi naman ito para sa lahat. Kung hindi ninyo, hindi naman kayo interesado tungkol dito sa mga partihan dahil hindi naman ang kinatutuwaan nyo na sa pag-video yung pangisda, okay naman hindi na lang ninyo panoodin. Para lang ito sa mga gustong magkaroon ng idea para sa pagbabangka. Yun. Yan, malinaw ang lahat, mga amigo. Sa susunod, susubukan natin, magpipilitin natin na magawa natin ang kunting. Kung paano naman ako kumita, kasi ngayon, kung tutusin, parang hindi pa ako. Wala pa ito, baliwala pa itong kinitang ito. Pambayad lang ito sa utang, mga amigo. Kasi sa 3 laot namin, nasa 2 buwan ba naman wala akong kinita, di pag wala kang hanap, natural, magkakautang ka. Wala pa, kulang pang ibayad sa utang. Pero at least wala na akong lugi. Sa susunod, wala nang lugi. Pag gumita ko ng ganito kalaki,
baka paparte na ako. Yan, abangan nyo na lang ang susunod naming laot. Kung doon ba ay kikita na. Yun. Yan ay hindi pa rin natin masisigurado kasi ang isda, hindi din pantay, hindi din pabago-bago ng presyo. Napagkataon, nakakataon lang mga amigo na maganda ang presyo ngayon. Pagka sa susunod, ganito lang uli ang mahuhuli natin. Tapos ang presyo naman ng isda ay biglang bumaba. Hindi natin bibintahin yung ganito kalaki. Pero sana, hindi bali sana ang damid yung bumura ang isda. Basta ang huli naman, dumadami. Yun. Abangan nyo lang ulit mga amigo sa susunod. Mali natin sa susunod nating lahat. Makatanggap na tayo ng magandang party. Yun. Sige, salamat sa patuloy ninyong panonood.